Nananawagan ako sa ating mga hospital director. Okay. Ang dami kong naririnig or messages na inireklamo yung mga ospital. Ako papaalala lang sa mga hospital directors, chief clinic, assistant director, supervisors, at sa mga doktor na rin, makisuyo naman. Frontline kayo ng gobyerno in delivering services, in this case, health services. Kung hindi na kayo masaya sa trabaho ninyo dahil kayo'y masungit na kinakaharap yung mga may sakit, kaya kayo nagsusungit dahil pagod na kayo, kaya kayo nagsusungit dahil hindi na kayo masaya sa ginagawa nyo, pwede naman nung kayo magpaalam. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Lalo na kung may sakit ka, na ang tanging puhunan mo lamang ay yung lakas ng pangangatawan para maghanap buhay at bigla ka mahihirati sa ospital. Talagang kailangan nun natin ng bilang mga kawani ng pamahalaan ng mahabang pasensya. Totoo, nakakapagod. Ako, Diyos ko, nakakapagod. Walang reklamuhan, ha? Facts lang tayo. Pero pinasok natin to. This is public service, eh. Ano ba naman yung konting ngiti? Biray mo, wala ka na nga maibigay na gamot. Sungit pa na ibibigay natin. Paminsan-minsan, kung wala tayong maibigay na gamot, pwede namang kispirin. Yakapsul. Kaysa binibigay ninyo, tugmolo dun. Pag masakit ang ulo, tugmolo mo dun. Puro sungit. Ayun ang inireklamo sa atin, ng ating mga kababayan, yung ating mga ugali ng pakikitungo sa ating mga pasyente. Sana naman, may bayad bang umiti? Wala naman, di ba? You really have to be sensitive. Kailangan maging sensitibo tayo sa katatayuan ng ating mga mahihirap na kababayan. Dahil yan, kung yan mayaman, hindi yan tatakbo sa ospital natin. Tatakbo yan sa St. Luke's. Tatakbo yan sa Makati Med. Tatakbo yan dyan sa MCM. O Manila Doctor. Sa mga pribadong ospital, tatakbo yan. Kaya yan dyan tumakbo dahil mahirap yan. Wala yan pera at walang kakayanan na paggamutin ng sarili nila o gamutin ng sarili nila. Kaya tayo mga nasa public health services, pinakikiusapan ko kayo, makisuyo naman, makisuyo lang. Konting ngiti lang. Hindi naman nakakapagod ngumiti.